kaya na, na-assemble niya na ang box. Hay ka naman, napakaseryoso. Ayan guys, nagtitinda po talaga siya ng mga shorts. Ayan o. Ayan, baka gusto nyo. So habang nag-assemble siya, print na natin yung ating layout. Ayan. So guys, yung ginamit ko pala para sa photo sticker na para sa wine, ito siya, Quaff Glossy Photo Sticker Paper. Then, ayan siya, E4 size. Then, yung gagamitin naman natin para sa shawl na layout, ito siya, Quaff din, pero photo paper lang siya, E4. Then, 115 GSM, yan. Yan ang ginamit ko. At eto nga, magki-print na ako ng layout para naman sa shawl. So, ayan siya. Sa isang paper, dalawa na yung magagawa ko. So, ayan na siya. Yan ang pag-assemble ng box. Smile naman dyan. Grabe. Seryoso. Ayaw magpa, ano, magpa-storbo. Yan, may laksyo. Grade 1 kayang gawin. 20 pieces lang yan ha. Baka maubos mo tong lahat. 50 pieces yan. 20 lang? Mm-mm, 20. 20 na shawl, okay, tapos 20 kaya, na wine. Kaya-kaya po ito gawin ng ano, grade 1. Eh, ako grade 2. Pero medyo marunong ko na ako na konti. It's joke na! Joke na po siya. Ayan. Close up natin para ayan. Isa pa nga. Ginagalingan niya kasi. Ayan. Bibilisan niya pa yan. Kasi sabi ko, kahit grade 1, kayang gawin. Mm-mm. Basta sundan nyo lang yung scoring. May scoring na siya. Ay, lalo na ako. Simple sa akin kasi grade 2 ako. Kikiliti. Kiliti. Sa rabas. Kilitin!
Okay, yan. So, tapusin niya na yung 20 pieces. Then, after yan, yung cover naman, yung plastic niya. Audit natin kung talagang 20 yung nagawa niya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, hindi. Hindi magbilang ha. Good job. Okay, next naman niya ay ang cover ng box, which is the clear cover. To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Ayan guys, ito na nga yung nagupit ko na na-layout kanina. Ayan na siya. So next, paglalagay naman ng layout or ng tag or label dito sa ating tinuping shawl. Ayan. So medyo serious na ako tonight kasi tulog na yung aking assistant. Kasi maaga pa siyang gigising bukas kasi may work pa rin kami naman pareho pero ako na lang ang tatapos ngayong gabi. So, samahin niyo ako. So, ayan guys. Ganito lang yung gagawin niyo. Lagay mo lang yung label natin dito sa harap. Ayan, kaya niyo yung gawin. Mga future bride natin, kayang-kaya yun gawin. Ayan. So, naglalagay kami ng extra paper kasi nga hindi sila nagtatagpo. Ayan. Ayan, diba? Then, balik mo lang siya dito sa box niya. Ayan. So, maganda na siya. After niyan, lagay mo na tong acetate. Yung acetate, yung cover niya. Ito yung ginawa ng aking assistant. Ngayon ay mahimbing na ang pagkakatulog.
lagyan mo lang din ng tape para hindi matanggal. Ito. Tsaka kahit ito. Ayan. So, ayan. Kaya tayong isa. So, 19 pa. 19 pa, guys. So, last one na, guys. Kakaraos din. Ayan, and we're done. So, after naman ito, paglalagay naman natin ng ribbon. Ayan. Then, ito na, guys. Proceed na tayo sa pag-re-ribbon ng box. First, ganito lang siya. Parang hahatiin mo siya sa center. Ayan. Tapos, yung pinakagitna niya, dito mo siya ilalagay sa baba. Yan. Hanggang mag-meet sila ng ribbon dito sa taas. Yan. Itong side din. Yan. So, nag-meet na sila dyan. Tapos, tingnan mo kung papantay. Siyempre, hindi. So, adjust. Dapat, pantay sila. Yan. Nasa center na siya. So, kapag nasa center na siya, ibuhol mo na siya dyan para mag-fix na yung ribbon. Hindi na siya gagala. Ayan. So, nabuhol mo na siya. Gawin mo na siyang ribbon. Bago mo siya ilock, ayusin mo muna siya para pag nilock mo na siya, maganda na yung pinalabasan niya. So, ayan na siya. Retouch mo lang ng konti. So, ayan. And after nyan, lupitin na natin yung dito. Ayan. Fold mo lang siya. Then, cut. Ganun din sa kabila. Fold mo lang siya. Then, cut. Ayan. Para magkaroon ng design, yung ribbon. Diba?
Ganda na, di ba? Yeah, sige. Isa pang medyo slow mo. Slow mo. Ito siya. Then, center mo. Center. Ito yung center. Lagay mo siya dito. Ayan. Ikot mo siya sa ilalim. Then, center ulit. Ayan, ibuhol na. Buhol mo siya dyan. Ayan. So, pag nabuhol mo na siya, proceed ka na sa paglibon. Basta bago mo siya ilock, guys, make sure na maayos na. So after nan, of course, bantayin niyo na yung pinakalaylayan para magkaroon ng design. So, ayan na nga. Diba? Ang ganda na. Ang ganda na nila. So elegant. Pero, affordable. Sobrang affordable. So, mga, yung mga bride natin na nagtitipid, yan, sa mga couple natin na nagtitipid, pwedeng-pwede kayong gumawa nito. So, ang sukat pala ng box natin, sige, wait lang. Kuha lang tayo ng measurement niya. Kunin natin. So, ito ng ating measuring tape. Para kung ano, magsusukat ng mga kawayan or kahoy. So, yan. Nasa 7 inches ang width. Then, yung length niya is 9. Yan. Parang 8.5. Ayan. 7 by 8.5. So, pero yung mga previous kasi namin ginagawa ng shawl, yung box niya is medyo maliit lang yan, parang ganito, oh. Yan, maliit lang, unlike dito sa bago naming new version ng box, medyo malaki siya, which is good, no? Ayan na ang ating finished product. So, tapos ko nang gawin ang 20 pieces na shawl. Ito pala, guys, para siya sa kanilang ninangs. Ayan. So, para sa ninong naman, ang pinartner nila dito ay wine, which is Carlo Rossi, 187 ml. Ayan. Sa part 2 na lang ng ating video tutorial, yung wine. So, for tonight, ito po ang aking nagawa. Ayan. So, ang color ng shawl, peach. Then, ito, pwede naman kayong magpa-layout na lang sa friend ninyo, no? Tapos, yung sa mga couple na walang prenup, okay lang. Mas okay yung ganito lang. Yan. Mas konti yung design or simple lang yung design. Mas okay siya. Para sa akin, ha? Mas okay siya. So, ayan na. Ayan na siya. O, diba? So, again, kayang-kaya nyo po yung gawin sa mga nagbabudget ng kanilang mga wedding expenses and everything. Ayan. Why not na kayo na lang yung gumawa? So, na-share ko naman lahat sa inyo. Then, i-comment nyo lang
sa comment section kung gusto nyong malaman kung saan ko kinukuha ang aking mga supplies. So, ini-encourage ko kayo na mag-like, share, and subscribe po sa channel namin. Then, hit the notification bell para updated po kayo sa aming mga video tutorial. Ayan. And, syempre, of course, may mga tips din akong isi-share sa inyo. So, I hope you enjoy po at nakapagbigay ako na naman ng panibagong idea sa inyo. See you on my next vlog sa part 2 ng ating video tutorial and sa part 3 naman ng wine na to. Okay? Thank you guys!